guys! Welcome back to my channel! Today, gagawa tayo ng glazed donut! Napakadali lang itong donut na to. Kaya, simulan na natin! Simulan natin sa mga ingredient na kakailanganin natin. First step, pakulan lang po natin ang bahagyang ating milk. Evaporated milk or fresh milk, pwede po. After pakulain, ilipat lang po natin sa isang bowl or container. Tapos, ihalo na po natin ang ating melted butter, sugar, at ang ating yeast. Luin po natin ito, tapos i-rest lang po natin ng 5 minutes hanggang sa maging bloom po ang itsura niya or mag-bloom po ang ating yeast. Bowl, i-mix na po natin ang ating dry ingredient, ang ating flour at ang ating salt. After mixing it, pwede na po natin ihalo ang ating yeast mixture or yung hinalo po natin kanina. Tapos po, maglalagay din tayo ng 1 egg. Haluin lang po natin ito gamit ang ating kamay. Siguraduhin lang pong malinis ito. Inin po natin siya for 10 to 15 minutes hanggang sa maging una po ang texture at soft na po siya. Ibalik lang po natin siya sa bowl, tapos takpan po natin. I-rest po natin siya for 1 hour and 30 minutes. After 1 hour, mapapansin niyo po nag-double size na po ang ating dough. I-push niyo lang po siya para mawala po yung gas. Ayan. After patterning it, i-ready lang po natin yung table. Maglagay lang po tayo ng flour. Tapos po pati yung rolling pin para hindi po kumapit. Tapos, i-roll na po natin ang ating dough. So, i-roll po natin siya depende sa inyo kung gaano kakapal ang gusto nyong donut. Kung ganito, kung susundin nyo po yung sa akin, 20 pieces of donut po yung magagawa nyo sa 3 cups of flour. Ayan, ganito po kakapal yung ginawa ko. Mas marami po kayo magagawa pag ninipisan nyo siya. So, depende na lang po sa inyo kung gusto nyo ng manipis or makapal na donut. So, yan. Gumamit lang tayo ng circular, tapos po, imumold natin. After molding it, kuha pa po tayo ng isang circular shape or takip ng bote para po butasan ng ating gitna ng ating donut. So, yan. After natin ma-shape lahat, ayan na po. I-rest lang po natin siya for 20 minutes ulit. Takpan po natin ito. So after 20 minutes, pwede na po natin siya i-fry sa isang pan na meron pong maraming mantika. So ayan, i-deep fry lang po natin siya tapos intayin lang po natin mag-golden brown. Ayan. Side by side po iyan. So after po natin maprito lahat ng ating donut, pwede na po natin simulan ang paggawa ng ating coating. Tingnan po natin yung ating confectioner sugar at ang ating milk. Pwede rin pong water. Note, kahit kailangan po, mas marami po yung sugar kesa po doon sa water or milk para maging ganito po ang kanyang kalalabasan. So, yan. I-dip lang po natin siya. Continuous lang po natin sa hanggang sa malagyan na po natin lahat ng donut. At iyan, okay na ang ating glazed donut. Napakadali lang po, di ba? Kaya itry nyo na rin po ito. Napakasarap pa nito at talaga nagme-melt ito sa ating bibig. At siyempre, kung nagustuhan itong video nito, don't forget to like, share, subscribe to my channel for more videos. Thanks for watching! See you on my next vlog! Bye-bye!